Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon guys, mag-update lang tayo regarding sa Hydra. Ano ba yung mga nadagdag? Ano naman yung papahirapan tayo ni Mir4? So unahin na natin. So nung papansin nyo guys, nagmimina talaga ako kung this month talaga. So sa August month talaga ako magpapalevel. Kung mapapansin nyo yung conquest ko, medyo umuusad na siya. No? So 14 days na lang guys, 14 days na lang. So yun, may speed up pa pala ako. So yun, 13 days na lang guys, konting-konti na lang yan. So baka ma-speed up ko yan sa Gada Raid, meron ka naman makukuha ng speed ticket. Tapos yung sa clan token, pwede mo din siyang bilhin ng pang 1 day. So 14,000 na clan token yun. So ayan, mina lang muna tayo. So wala talaga tayong gagawin. Nagkaka-XP siya. So ang ginagawa ko sa MS7 is nagmimina na lang siguro ako ng Dark Steel. Kasi ang target ko talaga guys ngayon is yung mag-enchant ng 2S. Kung makakita nyo dito guys, sinuerte ako. Nakakuha ko ng knockdown rest boost, tsaka all attack damage boost. So tinatry kong mag-2S. Katulad dito sa armor ko, 2 rin yung S, crit tsaka silent. Ito lang ang pangit, silence, rest boost. No? Mas maganda kung nakuha ko dito is knockdown rest kasi... may epic na to eh. So ito medyo solid din kasi to. Epic tsaka yung parang rare epic, sabi parang ito yung legendary, no, yung S. Hindi ko lang sure. So ayan, ABS, CBN, doon din, joke lang. So ayan, knockdown rest boost muna yung mga enchant. So iniisa-isa ko muna yan guys kasi ang inuuna ko diyan yung tier 2 muna. Kasi ito ititier 2 muna to kasi hindi ko muna siya i-enchant. Ito ititier 2 ko din. So, hindi ko muna siya i-enchant. So, focus muna ako dito sa mga to. Na, yung katulad nito guys, maganda din sana to. Kaso, yung boss attack damage boost, hindi ko naman kailangan. So, i-ano ulit natin yan, isusugal ulit natin yan sa enchant. So, ang maganda kasi ngayon guys, yung talagang yung gather, mabilis talaga siya magpagod. Lalo na kung gagamitin nyo is yung mga alt nyo. So, kung makita nyo sa settlement history ko, ayan, solid siya. So ito yung nag-gather ko ngayong araw, no? So hindi pa kasama diyan yung mga rear na nag-gather ko. So ayan pa yung mga rear, ayan. So yung iba ginawa ko ng epic. Tapos ayan, nakita niyo 19, 11. So mas maganda talaga mag-gather. Kaso yun nga lang, kapag ang gagawin niyo lang to kapag talagang no choice na kayong magpa-level. So ano ba yung mga nadagdag? So problema yung mga nadagdag guys, yung sa Codex Rare Spectrumite, no? Ang kailangan. So talagang pahirapan tayo ni Mir4. So kaya tumaas yung presyo ito. Nag-bend yung mga alt ko nito, naubos yung naka-bend na ganito na rare. So in demand na talaga ngayon guys yung additional na naman na rare gem. So, sa susunod ko na ayusin yan, pipiliin ko na lang muna guys. Kasi ang daming nadagdag. No? So, ayan. Ang mahal ng Spectrumite ngayon sa market. So, kung makikita nyo dito, pinakyaw yung mga 50 plus. So, bumalik uli siya sa 190 gold ang isa. Ewan ko kung mabibili itong 190 gold na to. Pero, nung nakaraan, bago mag-maintenance, 60 gold yan eh, 59 gold. Kung makikita nyo sa purchase history ko dito, wala eh. Puro Codex yung binili ko eh. Ayan, nakita nyo guys, ang lakas ko gumaso sa Codex. Ayan, oh. Yan ang mga binibili ko pang Codex lang. So, ayan, Dark Steel. Bili-bili lang ng Dark Steel. Ayan. So, ayan, bumili din ako. Pang. Ito naman kasi guys, ang ginagawa ko dito is kinakrap ko. Tapos, kapag tradable na Epic, saka ako binibenta ulit. So, makita nyo dito yan. So, buy and sell. Ayan. So, bibili ka, tapos ibebenta mo. Gagawin nyo lang yung kapag marami kayong glittering. No? So, yun yung mga source ko ng gold. So, tinuro ko na yan mga past video ko kung paano ba yung rotation na ginagawa ko. So, ngayon meron na naman akong 296 gold. So, bibili ulit ako ng Dark Steel. Kaso, mahal eh, 142. Noong nakaraang purchase history, kung magkano ba yung Dark Steel nun. Ayun, 135. Ayan, 130. So, ganun lang ginagawa ko guys. Buy and sell, para umiikot siya. So, tinuro ko na yan. So, yun ang problema, yung Codex guys, no? Dapat inuunan nyo yan. Kung ilan na yung Codex ko guys, 445 na siya.
So ilan ba yung dati nito? 3, nasa 400 plus lang. So nadagdagan ako ng 45 siguro. Yun na yung pinaka-progress ko. Pero sa ngayon kasi habang nakatambay lang ako sa mga gathering area, so inuuna ko yung mag-enchant nito. Baka makachamba. So enchant ulit tayo. Try natin. So kapag mag-enchant ako guys, ginagawa ko yung auto. Walang pang. So sample lang natin ito. So di ko naman kailangan itong crit attack damage boost eh, no? Mas okay yung bash kaysa sa crit sa warrior. Okay? Mas okay yung bash kasi mas marami siyang mga bash attack eh. So auto enchant tapos imamax ko lang guys. Ganyan ako mag-enchant. So pwede kayong pumili. Tinaray ko kasi nakaraan kaya nakakadalawa. Dinoble S ko. Pero ang masama kasi doon, ma-skip niyo yung isang S tapos puro grade A. No? So dapat isa na lang para sa inyo. Pero yung isa kasi sa 2 na S, sugal yun. So ayan, auto enchant lang natin. Ayun, sumak to. All attack damage boost. Hindi ko pa nasisimulan. So monster attack. Mas malakas ang bigay na PS ata nito. Crit. So auto na lang tayo, kunin natin yung all attack damage boost. So mababa siya, no? So ganun lang. I-max natin. So baka mag-S ulit. So sample lang kasi to. Tier 2 lang naman kasi itong ano ko. Hearing. So papalitan ko pa rin yan. So inaabangan ko lang yung ano ko. Ito. Dalawang piraso pa ano. Bago siya ma-tier 4. So ang pangit lang kasi nito guys. Ang mali ko lang dito. Dapat pala ang kinuha ko na. Is yung accuracy. Para rekta PVP. So kung magka-craft kayo nito, huwag ng monster attack damage boost. Lalo na kung nakapag-upgrade na kayo ng mga material. So yun yung unang mali ko ginawa. So dapat hindi na ako nag-focus sa monster. Lalo na ngayon, iba na kasi yung panahon ngayon, uso na patayan. So ito din ng isa. So pwede ko naman to i-convert kaso ang mahal. So pwede natin siyang, ano ba tawag dyan? But by spirit. Pwede to eat ano eh. Ipaltan. Ba't wala dito? Sa crop pala ito. Crop exchange. No, pwede nyo siya i-exchange. 990 gold. So pwede siya maging gento. Dapat maging gento kasi yung itsura, accuracy. Tapos itong isa is yung debilitation success boost. So, kung bubuo kayo ng ring, ngayon pa lang, gawin nyo na is debi na. Pero kung talagang hirap pa kayong pumatay ng monster, mas okay din sa monster kasi para mabilis yung level nyo. Pero, soon or later kasi guys, pag na-upgrade na pala yung epic na equipment, mas mabilis yun na napapatay yung monster. So, regarding naman sa Hydra guys, yung Hydra, $7.27. 3 piso lang yung tutubuin. So, hintayin nyo na lang mag stage 27. Stage 23 pa lang kasi yun yung ano, Hydre. Pero pag stage 26, tapos malapit na siyang mag 2 million. Pero matagal pa yung guys eh. Ganun yung dapat na saktong ginagawa nyo. Pag stage 27, may mga naka-imbak na kayo na Hydra. Kasi tataas yun kasi madadagdagan ng isang Draco. Para sa isang Hydra. So, ganun yung mga aabangan nyo. So, ano pa ba? Yung merge server, guys, no, merong anim na NFT server. So, bigay ko na lang yung link sa baba. Nasa forum yon kung ano yung magsasama-samang server. So, phase 1 pa lang yun, guys, no? From 200, ilan ba ang server? 260? Tapos magiging 191. So, basahin nyo lang dyan, guys. Yun ang pagkakaintindi ko dyan, magkakaroon ng 6 na bagong NFT server. So, yun lamang guys. Hanggang sa muli. Paalam!